Ayun po, i-share ko sa inyo ang pagtatanim, pagpropagate ng strawberry mula po sa mismong kanyang tangkay, ano? Ito po, yung kanyang mga usbong, ano? Usbong mismo ng mga tanim nating strawberry. So, ayan, makikita niyo po yan. So, ayan, bali, dalawa, pwede niyo pong i-transplant na yung dalawang usbong na yan. Ayan. So, ayan, ay babahay ko po sa inyo ang pagtatanim ng strawberry. Dito po na tayo mag propagate, ano? Ng ating strawberry mula po dito sa kanyang usbong. Ito pong kanyang usbong, ano? Kung meron po kayong strawberry ganyan at umusbong ng ganito, ilapit nyo lang po sa kanya yung isang ganitong bote, ano? Tapos ay iikot nyo lang po ito. Ayan. Lang po ng ganyan. Ayan. Tapos yung kanyang usbong ay ilagay nyo lang po ganyan. Ito po, makikita po ninyo. Ayan. Ididikit nyo lang po ganyan. Ayan. Na? Ayan. Tapos yung isa pa. Ito, yan, nakikita niyo po yan, yan, no? Dikit niyo lang po ganyan, tapos ibaon niyo lang po ng bahagya sa lupa. Yan, mga ilang araw lang po yan, magkakaroon po yan ng sariling ugat, ano? Tapos kapag nagkaroon na ng sariling ugat yan, pwede na po yung tanggalin, no? Dikit po natin ng konti doon para magkandikit sila dito sa gitbandang gitna. Ayan, nandang gitna natin siya. Lalagay. Ayan. So, ayan, bali, antay lang po tayo ng mga dalawa hanggang tatlong linggo, no? Pwede na po yung i-separate. Ayan. Ito yung pinropagate na strawberry. Wala po sa mismong tanim na nating strawberry. So, ito ang ating mga tanim na strawberry. Yan, dati isa lang po yan. Pinopropagate ko po. Ngayon ay nakailang battle na rin po ako. After 1 week, so yun na po, ano? Yung ating runner, ano? Tubo na po. At may mga ugat na siyang bago, ano? Dalawa po yung runner na yan, ating nilipat. Ito, yung panibagong ililipat din natin to, ano? Yan, itong isang yan. So, kita po itong dalawang runner na yan. Ito, kadugtong pa po yan doon, no? So, ang gagawin po natin ngayon ay, ito namang isa, yun po. Ang gagawin po natin ngayon ay, puputuli na po dito yan. So, ganyan po yung ating gunting, putuli na po dito yan. Yan. Tapos, itong isa naman ay, puputuli na din doon. Iyon. Ito. So, ngayon ay, pwede na yan, iiwalay. So, ito po, no? Iwalay na natin ngayon yan. Yan. Separate na yan. Ha? Ito namang isang to. Ito, may bago pang runner. So, itatanim naman po natin yan sa ibang mga bote. Ito po nga. Ito po, makikita nyo po nyo. Oh. Yan lang po. Oh. Makikita, may lumalabas po nga ugat niya. Oh. Yan. Ililipat naman po natin yan. Ito po nga unang ito na ating unang inilipat dati. Yan po. Oh. Yan. So, kapag po naputol na yung kanyang runner, maglagay po kayo ng pataba, no? Tulad po ng vermicas. Ang vermicas na to ay natural at organic na pataba. Dagdag lupa na rin po siya, no? Ang sa ganon ay manatili po siyang mataba ang iyong mga tanim na strawberry. Ito po, itong dalawang shoots na to, papatubuin din natin, no? Ayan, makikita niyo po yung dalawang runner, no? Lalagay tayo ng natural at organic na pataba na vermicas. Ayan. Ayan. Tapos itong panibagong shoot na yan ay ilalagay nyo lang pong ganyan. Ibaon nyo lang pong bahagya. Ituntun nyo lang po sa lupa, no? Tapos medyo ibaon ng kaunti. Ayan. Dahil ilang araw lang po yan. 5 days, no? Pwede na pong putulin ito. Magkakaroon na po ng panibagong ugat. Ayan. So, ganun lang po kasimple ang pag-aalaga. Tapos, para po walang manira, mag-spray lang po kayo, once a week ng OHN para hindi po sila lapitan ng mga insekto. No? Tapos, kapag
malabong na po yan, magkakaroon na po ng bunga. Nailagyan natin ang pangalan, no? Sa ganun ay alam natin yung mga tinatransplant nating mga halaman. Atin ang lagay natin dito. Yan. Ayan, tapos yung isa naman. So, yun po. Ang gaganda na lang ng ating mga tanim na strawberry. Sabi po ng iba, sa upland area lang yan. Pero ako po ay naparami ko na, no? Ito po tayo. Ang tinanim ko po yan sa mga bote ng mineral water, sa paso, at sa bote ng soft drinks. So, yung ating mga tanim na strawberry. Ganda na po nila, oh. Malabong na sila. Ayan po. Ating mga strawberry.